Patay ang tatlong katao sa magkakahiwalay na aksidente sa Pangasinan, Benguet at Ilocos Norte. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Patay ang 24-anyos na si John Clyde Sumiyo matapos bumangga ang minamanay ng motorsiklo sa likurang bahagi ng truck sa Barangay Pinmaludpod, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa kaanak, pauwi na sana galing sa birthday party ang biktima ng mangyari ang aksidente. May kumalabog, tapos nagulat ako, kala ko, baka kapangalan niya lang. Nasabi ko yun, nagdadasal na ako na sana, gasgas lang yun. Tapos yun naman na, no, pinunta kami sa, ano, sa emergency, yun, patay na siya. On the act na mag-o-overtake din sana siya. Nung nag-slow down yung truck, mag-o-overtake sana siya. So, pag nag-overtake, ibig sabihin medyo may kabilisan. So, malakas din yung impact, tinamaan na yung mga vital parts ng kanyang katawan. Nakahinto lang kasi yun eh, yung truck ko eh. Tapos may bigla na lang tumunod sa likod, kumalabog. Pagtingin namin, may nakagalang tao sa likod eh. Nasawi si Jacqueline Mayos ng mahulog ang sinasakyang SUV sa Bangin sa Atok, Benguet. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver sa pakurbang bahagi ng kalsada, kaya nahulog sa bangin na may lalim na 160 metro. Sugatan ng driver na si Gianlo Gayudan, maging ang iba pang sakay na sina Joe Mayos at Leticia Avelino na residente ng Bugyas, Benguet. Nasawi ang 15-anyos na binatilyo matapos mahulog ang sinasakyang tricycle sa irigasyon sa Vintar, Ilocos Norte. Sa investigasyon, papunta sana sa piggery farm ang biktima, kasamang isa pang menor de edad na nagmamaneho ng tricycle nang mahulog sila sa irigasyon matapos magulungan ang malaking bato. Sugatan naman ang 14-anyos na nagmaneho ng tricycle. Sana bigla lang ako, hindi ko in-expect na ganito ang mangyayari sa kanya. Wala kaming alam, sir. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.